ka po sa Pasita bilang po sa mga kumakain dahil sensitibo po ang susunod naming balita dahil inuud at nabubulok na ang maraming relief goods sa Palo, Leyte. May live report si Salima Refran. Salima. Jiggy, namumutik-tik at gumagalaw pa ang mga uod sa mga pakete ng instant ulam, ang mga uod binutas at pinasok na nga ang mga foil pack. Maging yung mga cup noodles ay punong-puno rin ng mga uod. Pinasok na nga maging yung mga plastic na bumabalot sa kanila. Ang mga ito nga, Jiggy, ay mga relief goods para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Barangay Jacao sa bahay ng Palo, sa Leyte. Nire-repack na raw ang mga ito at ipapamahagi na sa mga residente nang makita ng mga taga-barangay na nabubulok na mga pagkain. Pero bukod sa inuod at masama na raw ang amoy, expired na raw ang mga ibinigay na relief goods. Hindi raw nagpakilala ang mga nagbigay nito. Kinuha raw nila ang relief goods dahil gutom na sila at sabik sa pagkain. Ang masakit ay napag-alaman daw nila nga nang galing daw sa MSWD ng Palo ang nabubulok na relief goods. Pinilit pa raw itong bawiin sa kanila ng MSWD pero hindi nila ito binigay para raw maging ebidensya. Ang DSWD naman na Jiggy, pinaiimbestiga na raw ang nangyari. Humingi sila ng tawad sa mga biktima pero nilinaw nila na hindi raw galing sa kanila ang relief goods. Ang Malacanang naman, Jiggy, hinihintay na rin ang magiging resulta ng investigasyon ng DSWD. Nais daw nilang malaman kung kanino nga nanggaling ang mga nabubulok na relief goods at kung bakit muntik pa itong maipamahagi. Hindi naman masagot nila Sherda kung may maaalis sa tungkulin dahil nga dito. Matatanda nga nito ngang Lunes sa inamin mismo ni DSWD Secretary Dinke Salaman sa Senate Finance Committee hearing na nagbaon nga sila sa lupa ng mga nabubulok na mga relief goods sa bayan ng Palo. Adyan muna ang latest, Jiggy. Salima, dalawang tanong lang. No? Kawawa naman yung marami nating kababayan dyan dahil ang dami talaga nagugutom pa dyan. Kahit ang dami relief goods, yung makita na ganito na nabubulok lang, eh talagang mas lalong nakakaawa sila. Pero na-trace ba kung imported o galing sa local donors ito pong relief goods na ito, Salima? Jiggy, iniintay pa rin yung resulta nga ng investigasyon ng DSWD. Pero kung pagbabasihan yung klase ng mga produkto at yung mga brand, eh local brand ito. So may malaki daw yung posibilidad na possibly ay local donor ito at ang tinitignan din ng DSWD ay maaaring idineretso at hindi talaga dumaan sa kanila ang mga relief goods na ito. Kaya ang pakiusap nila ngayon dun nga sa mga taga-barangay at mga taga-munisipyo ay i-report sa kanila kung nakakatanggap na mga ganitong klaseng expired, nabubulok at inuud na ngang mga relief goods. Jiggy? Maraming salamat, Salima Refran.